The grounds for annulment have been liberalized by yung recent decision ng ating Korte Suprema through Justice Marvick Leonen. Pero ang tanong, habang pending yung petition for annulment, pwede ka na bang magpakasal? Ito ay sinagot ng ating Korte Suprema doon sa kaso ni Imelda Marbella Bobis versus Esigani Borbis. Ito ay yung si lalaki ay nagpakasal sa isang tao noong October 1985. Noong January 1986, nagpakasal na naman siya sa ibang babae. Noong nalaman na nagpakasal ulit yung kanyang asawa, idinimanda siya ngayon ng bigamy noong kanyang first wife. Upang malusutan niya yung kasong bigamy, ang ginawa noong lalaki ay nag-file siya ng petition for annulment or petition for declaration of nullity of marriage of the first marriage as a defense doon sa bigamy case. And of course, habang nakapending yung annulment case niya, pinapasuspindi niya ngayon yung criminal proceedings doon sa bigamy case. So, dito ang sabi ng Korte Suprema, yung subsequent filing of a civil action for nullity of marriage, hindi siya pwedeng gawing basihan upang suspindihin yung proceedings for bigamy. Because nung nagpakasal siya for a second time, subsisting pa or existing pa yung first marriage. At ang essential element ng bigamy, kasal ka sa isang tao at habang existing and valid yung pag-asawa niya doon sa first marriage, nagpakasal ka muli sa isang babae pa. So yun yung essential element ng bigamy. So kahit mag-file ka ng annulment of marriage after malaman mong dinimanda ka ng bigamy, this will not be considered as a prejudicial question at hindi niya sususpindihin yung criminal proceedings for bigamy. Isa pang ni-raise na depensa ng lalaki dito, hindi ko naman alam na ganun ang batas sa Pilipinas na hindi na pwedeng magpakasal ng pangalawang beses habang meron pa akong existing and valid marriage. Sabi ng korte dito, hindi pwede ang ignorance of the law na depensa. And you cannot say na hindi mo alam kung ano ang nakalaman doon sa Article 40 of the Family Code. Kasi ang una-unang requirement in order to obtain a valid marriage license is a certificate of no marriage given to you by the government para mag-qualify kang magpakasal. So, in this case alone, ignorance of the law is not an excuse.